15 ng Enero, Martes, sa unang linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Capernaum at nagturo siya sa sinagoga sa mga araw ng pahinga. Nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng mga guro ng batas. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng isang maruming espiritu. Sumigaw ito, "Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na taga Nazaret, para ipahamak kami kaya ka dumating? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Ngunit iniutos sa kanya ni Jesus, "Tumahimik ka at lumabas sa kanya." Matinding niyugyog ng espiritu ang taong iyon at pagkasigaw ng malakas ay saka lumabas. Talagang takang-taka ang lahat at nag-usap-usap sila. "Ano ito? Isang bagong pagtuturo na may kapangyarihan? Inuutusan niya kahit maruruming espiritu at sinusunod nila siya." At lumaganap ang katanyagan niya saanman sa buong lupain ng Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Isang bagong pagtuturo na may kapangyarihan. Nagtuturo si Jesus ng may awtoridad. Hindi lamang siya nagsasalita ng katotohanan. Sinasamahan niya ang salita ng katotohanan ng mga gawaing may kapangyarihan. Sa parang ito, inihahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos ay dumating na. Ang mga demonyo ay sumasailalim sa kanya at sa isang salitang utos ay pinalayas niya ang masamang espiritu. Ang mga salita at pagkilos ni Kristo ay makapangyarihan at bumabago sa buhay ng tao. Tunay na mabisa ang pagtuturo ni Jesus dahil mabisa o epektibo ang kanyang salita na humahantong sa mga mahimalang pangyayari. Ang mga himala naman ay nagpapatotoo sa kanyang mga sinasabi. Pagsasagawa, paano ba binago ni Kristo ang buhay mo o ang buhay ng ibang taong kilala mo o malapit sa iyo?